salamat po. Ako talagang medyo nasuwariwa sa akin alaala yung mga sendanya, Rolyo, Haimelaya, Ube. So talagang yun yung mga pangunahin na mga karakter sa Administrasyon Marcos. Ngayon ay dadako tayo kay Francie Mar. Ako naman po yung token loyalist dito. Hindi po, ako po ay taga Baguio, pero yung mother ko ay taga Batac. Lahat po ng mga pinsan ko ay mga loyalist, pero kasi ako taga Baguio, kaya saka yung kapatid ko na, nasama sa Diliman commune, kaya may konting. Ako po ay isang Marcos baby. Ito po yung mga babies na pinanganak noong 1965 to 85, isang generation yun. Mahal na mahal po kami ni Marcos. Memorize ko pa hanggang ngayon ang schedule ng mga cartoons sa TV. Hindi ko maalala yung mga sinasabi ni Ma'am nung bata ko, pero nung nag-college na ako, nung pala nalaman na pasakitin pala si Marcos. So, galing pa ko ng Baguio kaya may konting jet lag. At kumawa ko ng aking presentation in English pala. So I'll try to translate. Okay. So mag-PowerPoint, pero napansin niyo ba yung mga lumang YouTube ni Imelda? Ang galing niya mag-PowerPoint kahit na yung Manila paper na yung ginagamit niya eh. Diba? Siya na. Kaya ako parang nagpa-PowerPoint ako parang talong-talo eh. So, the only time I met Marcos, ito yung 1981 when Pope John Paul went to Baguio in yung time na yon. And then, kami mga high school noon ay pinagbantay dun sa mga daan along the way. So, nag-tent kami, nag-bonfire. And then, nung mga 5 o'clock, napaihi ako, pumunta ko dun sa daan. Dun dumaan si Marcos, kasama si Pope John Paul. So while I was holding my finish, dumaan siya. And I was waving. So siguro anti-RH ako. No? Ay, pro-RH pala ako, sorry. G, hello? Yeah, yun. So that's when I decided to be a writer. No? Hindi ko lang nakita si Marcos, but my first big coverage in Philippine Daily Inquirer was when he came back. Pero bago noon, mga preparations doon sa burial niya. So, pumunta ako doon sa Marcos. And then I saw some mga crazy people. Ay, not crazy siguro. But ito yung mga Marcos cult. So, I decided to write about them. Marcos pa rin. Ito yung mga nakausap ko, ano sila, you don't need to write them kasi hindi naman mga importante yung mga taong yan. Si Marcelina Cabandayan, nung nakita ko siya, parang siya si Elsa ng Himala eh. Ganun yung mukha. Lokana ato siya. Yeah, taga Sarata. Anyway, member siya ng Espiritu Santo. Ito yung magandang kwento eh. Parang they were headed by Bernabe Abella na kasama dun sa, alam niyo ba yung Occupier Church? O yun, sige. Noong 1980s, nag-split yun. And yung isang grupo, ito yung kay Bishop Lagasca, mahabang kwento to. Ito yung naging loyalist. Kasama dito si Dilo Tayag. So, ito yung mga, kaya si Dilo Tayag, mahabang kwento, hindi ko na maalala, pero dati siyang anti-Marcos, ano? Tapos bigla naging pare. Tapos naging bishop na ngayon. Weird. Anyway, yun. Doon yung grupo ni Marcelina Cabantayan na kausap ko doon. Nakita ko siya doon, mga taga-Linis lang yan. Dami nila eh. Noong time niyo, 1993. Siguro mga parang piyesta noon sa Batac eh. Kasi hinihintay nun si Marcos. So, dami mga tao. Yan yung mga taga-Linis nila. And then I na-meet ko din si Raul Taha na taga Tondo, member din siya ng
demokratiko ng bagong Pilipino, sinasabi niya, Kulti daw to, may mga anim sila doon, and then siya, he left his job in Manila, and then he became a janitor in Ilocos. Pero din si Marcelina Galcharian, member siya ng Gold Eagle. Isa rin kulto yun na based in Pangasinan, na ang feeling nila, pagbalik ni Marcos, in the form of a Golden Eagle, kaya ang dami mga Gold Eagle na hand carving sa batak nun. And ang chinachannel nila yung messages ni Marcos through Our Lady of Manawag. Kaya pag pumupunta kayo ng Manawag para mag-pray sa pagbasa nyo ng board, baka makuha nyo yung si Marcos. Bahala kayo. And then si Teresita Maglahos, ito yung nagkaroon sila ng grupo, yung Alpha Omega. Na nung time na pumunta ko doon, there were 300 members. Ang tunay na pangalan ng Alpha Omega ay Alpha Omega Sagrada Familia Jesu Cristo Espiritu Santo, Samahan ng Anak ng Diyos. Based in Blumentritt ito, siya naging famous kasi yung si Mama Rose. Ito yung parang mother nila na kinausap ng dami mga media, kasama ng si Tad Friend ng Harper's dati, New York Times. Basta ang saya niya eh, kasi when I talk to Maglahos, iba na eh. Parang dasi ay na siya, kung magsalita, parang suko na talaga. So, okay. So, talk to her about sino pumatay kay Ninoy. Ito yung sinabi niya, kaya hindi ka mahulog sa aking one. Yeah. Ang tingin nila kay Marcos, bringer of light, kasi yung mayroong isang statue dun sa Batacano, yung nakalangin doon, dahito yung tibal nawag. Ibig sabihin na dito ang dawn. So, nauna to dun sa pagbalik ni Marcos. So, ang feeling nila, si Marcos ang light bringer to Luz Bimin, hindi Pilipinas ang tawag. So, yun. Mahaba yung, pakitingnan mo yung spiritual na past ni Marcos, mahaba yan eh. Umaabot pa yan sa, you have to read si Ileto. Doon nila kinukuha yung Lightbringer, di ba? Saka yung Laki Amalaya na binasa ko naman ni Marcos, pero ginaya din niya. Anyway, nung kinakausap ko itong si Teresita Maglahos, meron siyang istampita. Ako nakita ko, parang nasira kasi yung files ko, yung mga photos. Ano. Mukha ni Marcos, nga ka ganun, yung Manu Pantea. Sabi ko, ba't yung pinalitan yung mukha ni Jesus dun sa yung gano'n? Sabi nila hindi. Si Marcos mismo nag-post dyan. So mga, alam na kung totoo yan, pero Marcos selfie. So, yan, after that, nung dumating na si Marcos, ano, I think it came mga September 8th. September 8, 1993, pinunta sa Lawag. And nung nandun sa Lawag Capitol, nakasil yung coffin eh. Pero ang haba ng pila, abot hanggang dun sa mga 1 kilometer, no? Dun just mga veterans, some of them are saluting a sealed coffin. And then, September 10, doon dinala doon sa Marcos Mausoleum. Sino mga nakapunta na sa inyo? Sa bata, di ba nakita niyo yung aircon na parang, yeah. So, September 10, dumating. And then, after that, muli na lahat ng mga media. Ako lang naiwag kasi taga-batak ako. Kumain ko na ng mga pinakbeto. So, kasi September 11, yun ang birthday ni Marcos, so wala na yung mga media, so I talked to Imelda, sabi ko.
So, nag-interview kami. Sabi niya, bakit ang tagal bago nung pinunta si Marcos from Lawag to Bataan? Sabi niya, I want him to be beautiful. Yung sabi mo nga yan. I want him to be a beautiful bodybuilder. So, sinabi niya, kung kinuha niya lahat ng mga artist, hindi lang mga mortician, yung pala, yung mortician ba yung tawag doon? Yung tagimpalsa mo ni Marcos sa kanilino ay isa si Frank Palabel na taga-bata. So, dito yun. Anyway, yun. So, sinabi niya, tatlong araw nilang they work on the body of Marcos. Ibig sabihin, while people were lining up, wala siya doon. Diba? Kasi paano, how can they work it out? So, binigay ko si inquiry. Ang inquiry naman, hindi kinamay, so hindi tuloy nalaman. Anyway. And then, in 1995, kasi naka-aircon yun, ano, hindi naman pinabayaran ni Marcos yung Imelda yung kuryente. May nakuha kong yung tip na they will cut the power dun sa Marcos Mausoleum. So, pumunta ako dun. Ako lang mag-isa na media noon and then medic cutting dun. Bilip ako dun sa Mausoleum, mga 2 o'clock. They cut it at 9 o'clock eh. Nung mga 2 o'clock. Sumilip ako, nag-milk si Marcos. Hindi ko mo. So, sinuot ko na naman yun. Then, dumating yung mga wires. Tapos, dumating si Imelda. Yung pinaklose na naman. Kaya yung photo na ito. Yan. Yan yung kuha ng Reuters, si Eric De Castro. One day after nung pagpunta ko, sinabi ko na may siya. Kumanda na naman, gano'n. Pero tawag sa akin ang tawag ng wars about that melting Marcos. So doon ko nalaman na baka hindi na si Marcos yun, di ba? Baka it's a wax. So while we were debating about burying him in Libingan ng mga bayani, baka nandun na siya, without even us knowing, di ba? So yun. Anyway, after that, bumalik ako dun sa museum every now and then, ano, pag may election, tinupunan si Imelda na ngayon yung isang congresswoman na dun. Yung Ilocano na lang naiwan eh, si basta yung taga, yung una kong kinausap, siya na lang naiwan doon. Tumanda na nga rin eh. Siya na lang yung parang caretaker. Yung ibang mga kulto, wala na doon. Pero, ang tingin ko, tuloy pa rin yung pagiging Marcos cult eh. Kasi, yan. Nandito ba si Robert Basilio? Nung election, nagkaroon ng isang party list, yung tinatawag nilang Fair 2040. There's a group na, yung Fair 24K, ito yung Friends of Imelda Romualdez Marcos. Yeah. Nakapasa siya ng party list and it was able to garner something like 84,000 votes. So, malakas pa rin, ano? And then, yung firm 24K, may 13,000 na members yan. Pero, sabi ni Melda, wala rin siyang kinalaman, pero tinan mo naman sa photo, sa yung nabinda dun sa grupo nila, headed by Artemio Lachica. And then, anyway, every now and then, itong grupo na ito, they come to UP Diliman and Galtrins. So, marunding palang Diliman collection itong 24K. And then lately, nung November, nag-open yung mga Marcos Loyalist na Facebook. Sinasabi ko nga ito eh. Siyempre, lurker naman ako, sumali ako.
from November ngayon ay meron na siyang member 25,000 na members. Kasi kung titingnan natin yung mga Marcos cults, saka yung 24K, mga senior citizens na yan. Ano? Pero nagkaroon ng parang Facebook page. Siyempre, mga bata na lang ito, di ba? Mga tech-savvy nga yan. Anyway, I tried to make an informal survey dun sa Facebook na yan. And then, syempre, alam ang tanungin ko kung ano yung mga pinaggagawa nila doon. So, tinignan ko na lang yung mga photos na pinupost doon. Yan yung mga photos. And, doon sa survey ko, one-fourth lang kasi haba-haba eh. Daming pinupost. Sa informal survey ko, there were 25 photos of Marcos alone. 14 photos of Imelda. 15 photos ng couple, 12 photos of the Marcos family, and 6 recent photos of the Marcos without Ferdinand. Pero ang grabe doon yung si Bongbong. Ang daming photos ng tungkol kay Bongbong Marcos na evidently parang pinupush nila yung candidacy siguro ni Marcos. So there were 10 photos of Marcos lang, and then 5 photos of Marcos and Bongbong, and then 3 photos of Bongbong and Imelda. There were about 35 photos of the New Society. Ito yung mga achievements ng New Society, gano'n. And then there were 13 photos of Pinoy na puro kagaguhan ng pinagsusulat. So, and then mga iba yung mga 16 photos ng mga assorted na gano'n. So, makikita natin na nag-re-revolve na yung pagiging Marcos cult, ano? And then, yeah, ako nga pala, may ginagawa kami yung libro ni Roland. Ito yung part 2 ng Mondo Marcos. Ito yung more serious. Ito yung mga collection of essays about Marcos and the media, how they manipulated and how the media treated them. Anyway, one of the essays doon, yung ginawa ni Belinda Aquino, University of Hawaii, about the mga loyalists sa Hawaii. She made a study and then pansin niya, 150,000 yung mga Filipino sa Hawaii. Sabi kasi sa Hawaii, ano, pag hindi ka Ilocano, hindi ka Filipino. So, she did a study of them and sabi niya, 1% na naman talaga yung maingay eh. At karamihan sa kanila, in-import pa ni Marcos when they went into exile. So the rest are, yung iba, hindi mo lang pwede tawagin Marcos loyalist, pero ito yung, how do you say it, in-exploit kasi ni Marcos yung pagiging Ilocano niya eh. So, nakikita nila yung interconnectedness of yung shared Ilocano ethnicity, you know. And they saw in Marcos yung nasiri. Ito yung smart aleck na intelligent. And whether we like it or not, they also see him as nabilog or upright. And then, so sabi niya, the larger part of the loyalists sa Hawaii, the second type of loyalists tended to be younger, more educated, and from a relatively middle-class background in terms of having a steady profession or employment. In many cases, such as the restaurant and travel agency owners, they have to play ball or dance with the music on behalf of their occupations. They were fully aware of the negative reports about Marcos, especially after the 1986 EDSA upheaval. But it was in their interest to support the Marcos activities or remain neutral at best. Some preferred to remain silent. Yun ang sinabi ni Belinda. No?
So, doon ako nabagabang yung pagsabi niya na some remain to be silent. Tapos pa nakikita ko yung sarili ko doon eh. Nakikita ko yung karamihan sa aming mga Marcos babies na just quiet right now. I mean, sinabi na niyo yung ma'am Maced about yung nandun pa rin yung Marcos sister, si GMA, na idol niya, di ba? And we got quiet about it. Nakita yung connection ng dalawa. Kaya ako natatakot kasi alam mo yung silence na yan, dyan pumapasok yung di ba, yung ating mga nostalgia. Sabi nga ni Arlo Lazarin, yung idol namin ni Choi, na Ilocano din yung nationalist nostalgia daw. Di ba? May bago kasi yung pag-anong the Nutriban nationalist nostalgia, di ba? Parang hindi ko ginawa yan ha, kinuha ko yan dun sa page ng Marcos Loyalist, so parang wala siyang irony eh, parang totoo eh. So ganyan, if we remain silent, dun papasok yung mga ulo po kagaya ng mga Marcos. So, we have to be wary. Salamat po.